Hello guys, magpapa-emission tayo ng motorcycle ko ngayon. Ngayon ako makapagparehistro kasi hindi ko naman nagagamit yung motorcycle. Yun lang, November na ngayon, July pa yung expiration ng aking rehistro. Pero syempre di ba meron tayong grace period. Ang problema, lampas na rin ako sa grace period kasi July, August, September, October, November na rin guys. So talagang penalty na ako nito ngayon. So gusto nyo bang malaman kung magkano ang penalty kapag late registration? Panoorin nyo guys yung video na to. Pupunta ako ngayon muna sa emission. Papa-smoke emission muna ako tapos punta tayong LTO. Okay, so bago ako pumunta ng emission, nagpalit muna ako ulit ng tambucho. So back to stock ako. Actually, yung original kong tambucho, hindi na yan. Nabenta na yun noon pa. Nung nakabibili ko pala ito, siguro mga a year ago. 2008, kaya yata nabenta yung tambucho. Tapos nagbumili ako ng open pipe. Hindi pa ganun kabawal ang open pipe noon. Tapos ngayon, kinailangan ko kasi nga sa rehistro. Kaya yan, bumili ko. May nakita ako nagpo-post sa Facebook, kaya nakabili pa ako. So yung Gatling gun pipe ko, ayaw rin tanggapin. Noong nakaraan, dinala ko sa emission yun. Ayaw tanggapin yung Gatling gun pipe. Dito na tayo sa emission center. Buti, hindi na kailangan magpa-schedule. Wala na rin masyado nagpapa-emission, kaya pwede nang diretsyong punta lang. Tapos diretsyo emission na. Hintayin ko na lang natawagin ako. Pagpasensyahan nyo na hindi ko na natapos yung video kahapon, hanggang dun sa emission lang ako kasi biglang umulan kaya hindi na ako nakapag-video. Pero para makita ninyo, ayan yung cost nung sa emission. So emission pa lang is 400 pesos na. Tapos pag diretso ko sa LTO, syempre hindi tayo pwede mag-video doon guys. Bali, ilang beses ko nang inattempt na mag-video sa mga government offices. So bawal talaga. Okay, so hindi ko na mapakita sa inyo na nagpa-register tayo. So, eto na yung papel. Eto na yung rehistro, tapos eto na yung ating insurance. So, ang una kong ginastos, di ba, yung sa emission na 400 pesos. Tapos, syempre, insurance. So, gumastos naman ako ng another 750 pesos para sa TPL insurance na to. Tapos, eto na yung aking mismong OR. So, lipat ko lang yung camera para mas maintindihan ninyo. Yeah, so itong ating motorcycle, so makikita ninyo, ang last two digit niya is 17. So ang registration natin is July, tapos it will expire sa first week dapat. So sa first week pa lang ng July or before first week ng July is dapat nagpaparehistro na tayo. Kasi pag second week na, may penalty na yon. Okay, so since ngayong pandemic, meron tayong tinatawag na grace period. 60 days grace period. So, July, August, September. So, hanggang first week ng September, pwede ako magparehistro ng motor ko nang walang penalty. Kaso dito, makikita ninyo dito sa ating OR, November 16 na ako nagparehistro. Kaya may penalty na yan. Okay. So, magkano ang penalty kapag, diba tulad na sabi ko, first week? So, paano kung second week na? Okay, imagine niyo na lang walang grace period. So paano ko second week na ako ng July nagparehistro? Okay, according sa LTO, kapag lumampas ka sa week of registration mo, ayan, meron kang babayaran na 100 pesos na penalty. So kung first week ng July ang iyong registration, nagparehistro ka, second week, third week or last week ng July, may penalty na rin 'yan kahit July pa. Okay? Tapos, paano kapag lumampas na tayo ng July? Ayan, katulad sa akin, considering lang na syempre meron nga tayong grace period, kaya September. Kung nagparehistro ako ng September, wala kayong makikita ang penalty dyan. Kaso ayan, makikita nyo, penalty, 120 pesos. Kapag lumampas na tayo sa month of registration natin, halimbawa, July. Nagparehistro tayo, August na. Okay, so ang mangyayari, may penalty na tayo. May penalty na tayo na kalahati ng MVUC natin. Ito yung MVUC natin.
Mura lang ang MVUC ng mga motor, 240 pesos. Pagdating sa mga kotse, matataas yan. 2,000, 2,400, 4,000, depende sa laki ng makina at sa klase ng sasakyan na nire-rehistro. So pagdating sa motor, napakamura lang ng ating MVUC. 240. Kaya kapag lumampas na kayo ng month of registration ninyo, tulad nyan, inuulit ko guys ha, for example na lang, wala tayong grace period. So August na kayo nagparehistro, July ang inyong expiration ng inyong rehistro. So magkakaroon na kayo ng penalty na 120 pesos. Kahit na for example, July 31 hindi kayo nagparehistro, August 1 kayo nagparehistro, August 1, isang araw lang. Okay, so may kalahati na yung penalty nyo, 120 pesos. Although 20 pesos lang naman yung difference niya from the original na 100 pesos kung week lang yung paso. Ika-clarify ko lang din kasi dun sa video ko sa mga sasakyan, gumawa rin ako ng video nito. So may nag-comment na sabi daw ni Colonel Busita hanggat August, kunyari tulad niyan, July, kahit first week yung nakalagay dito hanggat July pa hindi pa paso ang rehistro mo. Yes, hindi pa paso ang rehistro mo. Totoo naman yon. So hanggat hindi pa nagiging August, for example, July nga yan, hanggat hindi pa August 1, wala kahit na sinong traffic enforcer ang pwedeng manghuli sa inyo. Kahit na MMDA pa yan, LTO, DPOS, or etc. pa yan, hindi kayo pwedeng hulihin hanggat July pa kasi hindi pa naman expired ang inyong rehistro. Pero pag pumunta kayo sa LTO, siyempre meron tayong sinusunod na schedule of registration. Schedule of registration ang pinag-uusapan natin dito. So sa LTO, may schedule of registration ka, July. First week ng July, dapat nagparehistro ka. Pero second week of July or third week of July ka na nagparehistro, may penalty na po yun. Yun po yung kinaklarify ko kasi may nag-comment dun nga sa video ko na ganito sa mga sasakyan. Kaya dito, kinaklarify ko rin. So ngayon, syempre, binigyan ko na kayo na example kapag lumampas na kayo ng isang buwan doon sa inyong actual registration. Meron na kayong penalty na half ng MVUC. So next year, kahit na ilang buwan pang abutin yan, for example, 11 months na, hindi pa kayo nagpaparehistro, ang penalty nyo is 120 pesos pa rin. Pero for example, 2021 kayo nagparehistro ng August. August na kayo nagparehistro ng 2021. So ang magiging penalty nyo nun guys is syempre, ang babayaran ninyong MVUC is MVUC na ng 2020 plus MVUC ng 2021 plus yung penalty nyo na half ulit. Okay, so dalawang MVUC na ang inyong babayaran. So 240 plus 240 is 480 plus 120, 600 pesos na ang makikita nyo rito. Ayan. Okay, so for example, nagparehistro naman kayo June. Okay, so babayaran nyo pa rin syempre, penalty nyo is 120. Wala pa naman kasing dalawang taon kayong paso. Kumbaga ngayon, taon lang kayo na paso, tapos nagpatakbo pa kayo ng ilang buwan pa, hindi nyo naman na pinaabot ng pangalawang taon. Okay, so babayaran yung penalty is 120 pesos lang. Clarify ko lang guys ha. Pero, pag August 2020 na kayo nagparehistro, ayan. So dalawa na yung MVUC yung babayaran ninyo. MVUC ng 2020 tsaka MVUC ng 2021. Tapos penalty na 120 pesos. Okay, so ito yung tanong ng karamihan. Sir, paano po pagka 3 years, 4 years, 5 years or 10 years nang hindi na rehistro yung motor? Actually guys, hindi na po yan malaking bagay pa pagdating sa LTO kasi hindi nyo nababayaran yung every year of delinquency ninyo. Ang babayaran nyo pa rin dyan is yung previous year na dapat na nagparehistro kayo. For example, 2010 kayong huling nagparehistro, 2020 na ngayon. So ang babayaran nyo pa rin na MVUC dyan is yung MVUC ng 2010, which is 240, plus MVUC ngayong 2020, which is 240 ulit, plus yung penalty na 120. Hindi na po yan mag-accure ng 240 per year. Hindi na po. Okay, isa lang, dalawa na lang po yung babayaran ng yung MVUC, clarify ko lang po. And guys, so sana kahit pa paano yun, medyo nalinawan kayo regarding sa registration ng ating mga sasakyan kasi meron din naman akong pinarehistro dati na talagang paso na siya ng ilang taon. Ayun. So hindi na yan nag-accure yearly, okay? Huwag kayong maniwala doon sa pananakot ng iba na taon-taon meron yung penalty. Kung ilang taon, bibilangin yun tapos penalty ng penalty per year. Hindi na po. Ang ginawa na po ng LTO, yung previous registration ninyo tsaka yung actual year ngayon na magpaparehistro kayo, yun na lang po yung
sisingilin ng MVUC plus yung half ng MVUC ninyo. Kaya kung sa sasakyan, imagine niyo kung ang MVUC ninyo is 4,000 pesos tapos paso kayo ng more than 2 years, so babayaran niyo yung MVUC pa lang plus penalties 10,000 pesos na, 'di ba? So yun yung mabigat, okay? So I hope meron kayong natutunan ngayong araw na to sa ating registration penalty pagdating sa late registration, okay? Maraming maraming salamat guys, and kita-kita tayo sunod nating video.